Ipinagmalaki ng gabinete at opisyal ng pamahalaan ang mga naging tagumpay ng Marcos administration para sa sektor ng security at good governance ng bansa. May ulat si Bea Bernardo. Bea? Yes, Opie. Nagsama-sama ngayong hapon ng ilang miyembro ng gabinete at mga opisyal ng gobyerno para ibahagi ang tagumpay ng Marcos administration sa sektor ng seguridad at good governance. Sa huling bahagi ng POSA na discussion dito sa Pasay City, nagpasalamat ang National Security Council sa planong paglalabas ng proclamation ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para bigyan ng amnesty ang mga rebel returnee. Magugunitan nitong ikalawang State of the Nation address ng Pangulo nitong Lunes ay hinihingi niya ang suporta ng Kongreso hindi dito. Tinawag ni National Security Advisor Eduardo Anyo na game changer ang hakbang nito ng Pangulo. Patunay ani ito ng commitment ng pamahalaan sa pag-abot ng pangmatagalang kapayapaan sa bansa. Ikinatuwa rin ani ito ng mga rebelde na nais na sumuko sa pamahalaan. Kwento ni Anyo, marami raw kasing mga combatants ang nais na talagang pumanig sa gobyerno pero natatakot sa kanilang pwedeng harapin kaso. Dagdag pa ni Anyo, pwede rin mabigyan ng amnesty maging ang mga high-ranking officials ng mga grupong ito. Sinabi naman ni Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity, Secretary Carlito Galvez Jr. na target nilang matapos ang decommissioning ng mga armas ng mga miyembro ng MILF bago ang 2025. Ito'y upang mabawasan ang mga krimen sa bansa. Sinabi naman ng Department of Information and Communications Technology na isa sa kanilang pagtutuunan ng pansin ang cyber security. Giit ni DICT Secretary Ivan Granhoy, kailangan mapatatag ang cyber security ng bansa lalo na ito ang unang inaatake. Sa ngayon, pinapalakas ng ahensya ang kanilang kooperasyon sa mga law enforcement agencies para magkaroon ng iisang tugon ang pamahalaan hindi dito. Kaugnay niyan, sinabi rin ng Armed Forces of the Philippines na pinapalakas sila ang kanilang cyber security capability kasabay ng pagpapalakas sila ng ating kakayahan na maprotektahan ang ating teritoryo. Audrey? Maraming salamat, Bea Bernardo.